Isang dating artista, siya si Raul Delio, na mas kilala sa screen name na Kapre, napapanood noon sa pelikulang Pilipino. Huling napanood si Kuya Raul sa isang pelikula na Banyo Queen na pinagbibidahan ni Andrew E. na nagpasaya sa libo-libo nating mga kababayan. Nakakalungkot isipin na ito na ang kanyang buhay. May karamdaman at sobrang hirap ng kanyang pinagdaraanan. Hindi po kasi ano, yung pamilya ko, hindi ko na susuportahan yung pangangailangan nila. Dahil yung, sa pamilya mo? Yung bunso ko nga po, hindi ko na po kasama dito sa bahay nila. Dito siya nakatira sa isang paupahan sa Binyan, Laguna. Kung minsan ay napapaisip na lang si Kuya Raul, dahil sa hirap ng buhay, hindi sila nakakabayad ng kanilang bahay na inuupahan. At hirap siya sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Pinagkukunan, lalo na may pamilya pa ako na umaasa po sa akin. At nalulungkot po ako dahil... Napapaisip na lamang ito kung paano niya maitataguyod ang kanyang pamilya. Narito po ang kanyang kwento at panawagan sa mga dati niyang nakatrabaho na mga artista sa pelikulang Pilipino. Magandang hapon mga kababayan at nandito tayo sa Binyan, Laguna kung saan bibisitahin natin si Kuya Raul na dating aktor at napapanood natin sa mga pelikulang Pilipino. At ngayon po ay matutunghayan po natin kung ano yung buhay niya sa ngayon. Ano? At talaga pong nakakaranas sila ng kahirapan ngayon sa buhay dahil sa wala ng sideline or wala ng pelikula. Ano? At nakasama niya dito sila si Andrew E. Ano, sa pelikulang Banyo Queen. Ano? At bisitahin po natin dito si Kuya Raul. Nandito po tayo sa kanila. Kuya Raul, magandang hapon. Ito si Kuya Raul, ang laki. Pwede pong makapasok? Si Kuya Raul, tara, pasukin natin si Kuya Raul. Magandang hapon, Kuya Raul. Magandang hapon po. Kamusta po ang buhay? Ito po. Ay, lagyan natin si Kuya Raul ng lapel. Ang tangkad niyo pala. Ayun po. Sobrang tangkad ni Kuya Raul, ano? 7'3 po. Ilan po yung height nyo? 7'3 po. 7'3. Tingnan nyo po mga kababayan, no? Grabe, hanggang dito niya lang ako. Sa bewang. Ay, Kuya Raul. Sige opa. Po. Opo, sir. Tayo. Sige po. Opo kayo, Kuya Raul. Ayan si Kuya Raul. Ayan, kamusta po, Kuya Raul, ang buhay nyo? Ito po, wala pa tayong hanap buwan. Grabe, tatayo na lang ako, no? Kasi pag umupo ako talaga, ang late ko. Wala po kayong hanap buhay ngayon. Opo, medyo... Ano kayo pinagkakaabalahan nyo dito? Wala po. Dahil simula po nung nagkasakit ako last year, hindi na po ako nakapaghanap buhay. Lalo na nabatak din po yung aking motor na dinagamit sa paghanap buhay. Nabatak opo. Yung motor nyo? Opo. Oo. At kayo po ay napapanood namin dati sa mga pelikula. Ano? Opo, ako po yung gumaganap dati ng mga nakapre sa mga pelikula at television. Ako din po yung gumanap na ano na Frankenstein sa Pinoy Big Brother. Opo. Kayo po yon yung sa Pinoy Big Brother? Opo, yung Frankie po na gumanap na Frankenstein. Ano pong huling pelikula ang nasamahan nyo, Kuya Raul? Matagal na po. Yung huli ko pong pelikula, yung ano, yung... Banyo Queen. Yung Banyo Queen. Opo. Sino-sinong mga artista ang nakasama mo, Kuya Raul? Pinagbibidahan po yun ni Andrew E. saka ni Rita Piralijo at yung nakasama ko po doon sila, yung, si Bong, ano, Bong Navarro. Sila Bong Navarro. Opo. May natatandaan pa po kayo, mga ibang pelikula pa na mga marami iba't ibang kilalang artista? Marami yung nakasama lang po nyo? Ako na... mga artista na ano na ganapan po gumanap din po ako sa Spirit Warriors the si movie Spirit Warriors. Directed by Chito Ronyo po tapos yung mga iba po yung Kodimbomba
Kay Ronnie Ritos naman po. Tapos, Buhawidak with Monsieur de Lusario. Saka yung Bipin Agimat with Ramon Bong Rebilla Jr. po. Marami po. Maraming short tours lang po. Maraming pelikula na nakasama to si Kuya Raul, ano? At kilala siya bilang kapre. Tama ba, Kuya Raul? Oo, yan ang tawag sa kanya. Madalas po sa mga teleserye. Tapos dumadaan na pa akong kapre sa mga teleserye. Oo, at yung pagiging isang boy artista, Kuya Raul, ay na-miss nyo ba? Ay, sobra po. Sobrang na-miss. Dahil matagal-tagal na po ako di na lumalabas. Kaya medyo nakakamista rin po na mag-act sa mga pagdanap. Sa mga palabas, ano? Opo. Ilang taon na po kayong hindi nakakapagtrabaho bilang isang artista? Matagal na po, sir. Medyo mga ano pa, kasi last movie ko po, yung Banyo Queen. After po nun, yung mga pasalpot-salpot na lang na ano, yung mga short roles na lang, pang isang araw, dalawang araw. So, mga 2006 siguro, 7, gano'n, matagal na yun po. Yun na yung pinaka-last na opo, ano. Opo. Oo. At kay Raul, sa pagiging artista, yung buhay mo noon, wala po ba kayong na biling mga ari-arian na para sa ngayon, sa ngayong panahon na maaari nyong magamit? Wala po kayong naipon, ganyan? Wala po, dahil hindi naman po tayo ganun kalaki kumita nung araw. Nung araw naman, mga short roles lang naman po yung mga ginaganapan natin. At hindi naman po tayo katulad ng mga bida talaga na malalaking roles. Kaya wala po tayo naipundar na mga ari-arian. Lalo nat yung kahit bahay man lang sana po, wala po tayo naipundar na gano'n. Matanong ko lang kay Raul, magkano yung kinikita mo dati? Monthly ba to ang sahod niyo doon? Ay, hindi po. Arawan lang po. Arawan lang? Ayaw, ano po kasi noon sa akin, yung perdi po 5,000. So, sa mga dalawang araw, tatlong araw, so yun lang po kinikitaan ko. Ah, hindi talaga siya yung monthly? Hindi po siya, opo. Kumbaga kung kailan may pelikula, na magshoot kayo, doon lang yung bayad. Doon lang po, opo. Saka madalan lang din naman po. Hindi kaya naman pala po talaga ganun kadalas. Kaya pala, ano, parang hirap din tayo makapag-ipon dahil may mga gastusin pa, ano? May mga personal din po na pangangailan araw-araw, kaya hindi po talaga makaipon, lalo na nung nagka-pamilya na. Opo. May anak na po kayo ngayon? Ilan na po ang anak nyo? Dalawa po. Isang babae, isang lalaki po. Opo. Oo. Ilang taon na po kayo, Kuya Raul? 47 na po ako ngayon. Magpo-48 na po. 47. Opo. Kuya Raul, ito po, may pagkakataon na mapanood to ng mga nakasama nyo mga artista sa pelikula, ano? May mensahe po ba kayo, Kuya Raul, para sa kanila? Yun po. Sana mananawagan pa ako ng mananawagan pa ako doon sa mga nakasama ko na nakatrabaho ko, kahit sa mga saglit lang na panahon na nakasama ko po sila. Ako po humihingi po ng atensyon sa kanila para sana po ay mapansin nila ako at mapanood po nila itong video na ito. Nananawagan po ako sa mga nakasama ko noon. Hindi ko po alam kung babanggitin ko pa po ba sa isang pangalan dahil marami naman po sila Opo. Pero marami po akong gustong lapitan na nakasama ko. Gusto mo sanang humingi ng tulong sa kanila? Opo, para kahit paano mabigyan nila ako ng trabaho at para makapagsimula muli sa ito, sa buhay na wala po talagang pinanghuhugutan. Especially kay Raul, sino ang pinaka naging malapit sa'yo na artista? Yung talagang pagsa-shoot, yung talagang nakakabiruan mo, ganyan. Yung pinaka malapit po sa inyo? Nakasama ko po noon sila Bong Navarro at sila Joe Hilario. Yung mga street boys, nakasama ko po yun kasi gumagawa po kami noon ng pelikula sa Spirit saka sa television po, yung Spirits din po, yung sa teleserye. Ayun, nakasama ko po sila at marami po silang
marami pa akong nakasama na